Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na LogisCCU Academy. Pag-usapan naman natin ngayong araw na to ang partnership sa pagmamanok. Kasi itong hobby natin, napakasaya nito eh. Napakasaya nitong passion natin. Along the way sa pagmamanok natin, nakakahanap tayo ng kaibigan, nakakahanap tayo ng kapareho natin ng interest, kapareho natin ng hilig. So talagang nakakatawa, pinagbubuklod tayo ng sports na to bilang isang lalaki. So along the way, sa journey natin sa pagmamanok, nakakahanap tayo ng mga kaibigan. Minsan napapagdesisyon na natin na gawin negosyo ito, mag-commercial, maghanap ng kapartner. Minsan mga OFW, naghahanap ng mga kapartner para makapag-breed ng manok, makapagparami, para dalawa silang nag-e-enjoy sa pagmamanok. So, kumbaga, napakaganda ng objective, napakasaya ng gustong gawin. Pero ito, ano, let me discuss with you the upside and the downside ng business partnership with regard sa pagmamanok. So, kung mapapansin nyo, ano, isa sa mga idols natin dito sa larangan ng pagmamanok, si Red Game Farm. So, Red Game Farm is a partnership between paring Edwin Aranyes and Vice Mayor Rafi Campos. So it so happens na naging kumpare natin si Edwin Aranyes dahil nga we were invited for some time na maging ninong sa Binyag, and ninong din siya. So naging kumpare ko siya. So they are a picture of a highly successful breeding venture ng pagmamanok with regards to partnership. But ang dami ding failed na business ventures with regard sa partnership. So, unahin muna natin, ano, this is to warn everyone, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, napakasaya ng pagmamanok, napakasaya ng hilig natin na to. At nakakahanap tayo ng kaibigan, and mostly, kaibigan ang hanap natin dito. At minsan din, nakakatisod tayo ng mga business opportunities dito sa pagmamanok. Now, ang isa sa mga downside nito is, imbis na makakuha ka ng kaibigan, yung itinuturing mong kaibigan, itinuturing mong kapatid, bandang huli nagiging kaaway mo, nakakasamaan mo ng loob, hindi na kayo nag-uusap. Dahil nga sa failed partnership. Now, ito yung downside ng partnership pagdating sa pagmamanok. Kasi I've been there, and it's really a total mess. Failure. Kumbaga, hindi man namin sinasadyang maging mag-partner na talagang magkasamaan ng loob, pero dumating kami sa ganung punto. And kumbaga sa akin, lifetime kong dadalhin ang lesson na yon. Kaya ako, on my part, I will never ever dare to venture into partnership again with regards sa pagmamanok. Kasi ito, ano, ganito. Kanya-kanya tayo ng personality, kanya-kanya tayo ng character, at kanya-kanya tayo ng gusto pagdating sa pagmamanok, pagdating sa characteristic ng manok, pagdating sa bloodline, pagdating sa sistema, pagdating sa mga kandidato na ipapasok sa mga derby, may specific taste tayong tinitingnan. May specific character. So ngayon, pag dalawa kayong mag-partner, laging split decision yan. Kailangan mong i-consult ang kapartner mo. You are treading a very thin line. Hindi ka makakapag-desisyon ng sarili mo. So, kailangan mong pag-usapan. Sa una, maganda yan. It's very good. Sa una, pareho kang passionate, pareho kayo ng energy. But bandang huli, yung mga small misunderstandings, yung mga maliit na hindi nyo pinagkakasunduan sa mga aspeto ng pagmamanok, lalaki yan, magiging resentment yan. Kagaya na lang ng ano, halimbawa, gustong-gusto mong isang bloodline na to kasi gusto mong mapukpok sa baba, gustong-gusto mo ng hatch. Ay yung kapartner mo, ang focus niya is sa mga big event na labanan na talagang malakas bumangga, may habol sa baba. Ang sayo naman gusto mong mapukpok kasi yun ang orientation mo eh. So magkaiba na kagad kayo. Ngayon, bilang isang venture sa pagmamanok, magastos to. Isa ito sa napakagastos na hilig at napakagastos na negosyo sa umpisa. So,
doon pa lang, pag hindi kayo nagkasundo, gustong-gustong bloodline na yun eh. Siya, ayaw din niya. Gusto rin niyang ibang bloodline. So, sa umpisa, pagbibigyan niyo ang isa't isa. Eventually, pag naramdaman niyo lang hapdi ng gastos, magti-trim down kayo ng population. Mag-iingat na kayo sa pagbili ng mga breeding materials. Kung ano lang talagang kailangan, gastusan, yun lang. Kasi mararamdaman niyo eventually ang hapdi ng gastos eh. So, pag may gusto ka, nag-stick ka pa rin sa gusto mong mapukpuk, dahil nga, yun ang paborito mo eh, whatever happens. Siya naman, gusto niya yung malakas bumangga na umaangat, magkasalungat na kayo ng gusto. Nagbibreed siya ng gusto niya, nagbibreed kayo ng gusto niyo. Since dumadami na ang population niyo, you have to choose which is which. So, whatever your decision, gusto mong tanggalin ang manok niya, it can hurt him. Gusto niyang tanggalin ang manok mo, it can hurt you. So, doon pa lang, medyo may problema na. So, pag hindi kayo nagkasundo sa ganun, medyo may lamat na. Pangalawa, pagdating naman sa mga kandidato sa derby, sa mga ipapasok, may minamanok ka, may minamanok siya. Pag may handler ka, may handler siya. Pag nagpasok ng manok na hindi mo gusto, on the side, ayoko yun eh. Gusto ko ibang manok, gusto ko yung paborito kong ipasok ko eh. Pag natalo yung pinasok niya, sabi na eh, dapat yun ang pinasok ko eh. Vice versa. Kung may gusto ka rin ipasok na manok, ayaw niya, natalo, sabi niya, ayoko nun eh. Kumbaga, out the back of his mind, sisisihin ka niya. At ganun din ikaw. So kumbaga, lumalaki na lumalaki yung mga hindi pagkakasundo na yun. Lumalaki na lumalaki. So lalo kung para kayong FW, okay naman kung andiyan kayo parehong hands-on sa farm. So talagang, lalo kung magkaiba kayo ng vision, ang isa gusto makarating sa mga big event talabanan, ikaw gusto mo sa mga ulutan, mangharang ng mangharang. So, kumbaga, those are the factors that affect the relationship ng isang partnership. So, along the way, yung mga small differences na yun, lumalaki na lumalaki hanggang sa hindi na kayo mag-imikan. Lalo kung nabububog na kayo sa talo, lalo kung tinamaan kayo ng peste na medyo napabayaan ang farm, tapos kailangan ng matinding gamutan, mahalang gamutan dahil tinamaan lahat ng population. So, doon na papasok ang sisihan. Doon na papasok ang resentment. Kaya talagang napakahirap pumasok sa partnership. Ako, I will never encourage anyone na pumasok sa isang business partnership pagdating sa pagmamanok. Now, bakit successful ang Red Game Farm sa pagmamanok with regard sa partnership? So, unang-una, kung makikita nyo, isa lang ang mukha ng Red Game Farm. It is Edwin Arañez who is doing everything, who is running the show. I don't know kung anong participation ni Vice Mayor Rafi Campos, but he is operating silently. Kumbaga, hinahayaan niya ang partner siya niyang mag-decide. So, kumbaga, in short, ang freedom as if ang isang partner lang ang gumagawa, as if ikaw lang ang nagpapatakbo. Manalo, matalo, malugi sa hindi, mamatay o hindi, ang mga manok, cargo mo yan. Kasi mag-isa ka lang nag-decide as if may freedom ka, as if ikaw lang yung mag-isa ang may-ari. And sa profit, hati kayo. And so far, nakikita nyo naman, very profitable naman siguro, maayos naman ang takbo ng farm, maganda ang benta. So, kumbaga, successful. Pero, countless ang talagang nalaman ko, countless ang mga nakita ko since WPC time sa umpisa ng partner. Eh, ngayon, wala na. Hiwalay na, may sarili ng farm. So, maraming ganun. Even magtito, even magpinsan na magpa-partner, naghiwa-hiwalay. Dahil nga, we have our individual differences. So, kumbaga, we must exercise our own freedom pagdating sa pagmamanok. Di bali, mag-umpisa ka ng konti, maliit, basta solo mo, ikaw ang magde-decide. Manalo, matalo, losing line man ang breeding mo, at least sa'yo yan. Wala kang ibang sisisihin, wala kang ibang pupuntahan. Kasi sarili mo eh. Unlike pag may partner ka, lalo kung medyo malaki ng pera ang involved, minsan sa hatian, sa championship, yung isang kapartner ayaw ibigay sa handler ang para sa kanya na certain percentage. Ang isa naman, porque mas maraming manok ang nagamit sa kanya, yun naman ang sisingilin niya. So, kumbaga, napakaraming factor. Kumbaga, it's not enough na pareho kayo ng puso, it's not enough na pareho kayo ng hilig. It should be
the freedom of choice you have. Kung gusto nyong mag-partner, it should be only one who is running the show. Siya lang. Pwede kang magbigay ng konting inputs, pero siya pa rin ang masusunod. Kailangan nakadraft yan sa constitution, kailangan nakadraft yan sa partnership agreement. Otherwise, magkakaproblema kayo niyan sa dulo. Hindi ko naman nila lahat ano. Marami namang partnership na naging successful na hindi ko alam siguro. Pero ang alam ko lang is talagang andaming nasira na relasyon. So imbis na magkaroon ka ng kaibigan, magkaroon ka ng kasama, magkaroon ka ng kabanding sa pagmamanok, naging malungkot tuloy ang buhay mo kasi imbis na stress reliever ang ginawa nyo, imbis na negosyo, naubos tuloy ang finances. At nawalan ka pa ng kaibigan na dating kasama mo, kahingahan mo ng sama ng loob, ginawa mo pang kumpare, pinsan mo pa, chuhin mo pa. So kumbaga talagang it's really a bad picture. Kaya I suggest kung kaya nyo rin lang, wag na kayo makipag-partner, solohin nyo na lang. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana kapulutan nyo ng aral itong video vlog, mga video vlogs natin na to. And by the way, this coming March, magkakaroon na tayo ng 3 times a week na free consultation seminar. 1 hour, 3 times a week. Ipopost natin ang details natin. So, I will be sharing with you ng mga sekreto ko sa pagpapalaki ng CCO. So, yun lang guys. Thank you very much. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.